Iona, mga bayawa. So ngayon, no, nakikita niya naman dito sa harapan niyo ngayon, no, yung isa sa mga bagong nilabas na naman, no, ni Beta, no. Si Beta, sunod-sunod ang mga nilalabas na modelo ng bisikleta ngayon, no. Ito naman yung tinatawag na 2022 Beta Fry folding bike. Opo. So, ayan ha. So, ang mga folding bike, hindi lang yan, ano, hindi lang yan pang mga chicks, no, tsaka mga pang senior citizen. So, pwede rin yan sa mga kalalakihan, lalo na yung mga nagbabike to work, yung mga gustong maisakay yung mga ganitong klase ng bisikleta sa, ano, sa mga train, sa kotse, sa MRT, sa LRT, sa PNR. Yan, pwede pwede ito isakay, no, yung pagka ikaw eh, bike to work, no. Mas maganda nga ito kasi madaling tiklopin ito, no. Tara, T-Bike, check natin itong si 2022 Beta Fry folding bike. At alamin natin ang kanyang specs, alamin din natin ang kanyang description, at syempre yung mga piyesang nakasalpak dito kay 2022 Beta Fry folding bike size 20. Alright, let's go! Head tube, no. Yung head tube po ni Beta Fry folding bike ay ang haba po nito ay 100 mm po, no. Ito po ay naka-integrated na headset po, no. At ang ginamit dito ay bulitas pa, no. Bulitas pa po yung ginamit sa kanya, no. What else? Ang kulay naman po nito ay ito yung tinatawag na midnight blue, no. No, tapos ang batalya naman po niya ay gawa sa T6061 T6 alloy, no. Maganda yung kanyang ano, no, yung kanyang clip dito, no, para ma-fold, no. Tapos meron din siyang lagayan ng battle cage dito. Makikita mo rito sa kanyang head tube, no, na may mga TIG welding pa siya, kitang-kita pa, no. So yung kable naman niya pinag-aapang lahat sa ilalim, no. Tapos ang sasabihin ko sa inyo, mga bayaw, no, yung mga bakal na components niya. Isa, yung kanyang tinidor, no. Yung kanyang tinidor po ay gawa pa sa bakal, hindi pa po alloy, no. Tapos yung kanya naman pong telescopic, eto. So yung buong telescopic po niya ay bakal din po, no. Maging sa kanyang manibela na rin po, no. Ito yung kanyang manibela, no. Yung manibela niya ay ano na rin po, bakal din, no. And then what else, makikita nyo na yung kanyang grips, no, okay lang, hindi siya malambot, pero baka makompensate na lang pagka nagka gloves ka, no, baka makompensate na lang yung tigas. Pero hindi ko naman sinasabi na palitan nyo, sayang naman, gamitin nyo na lang muna, no. What else, ang haba naman ito simula dito hanggang dito, ang haba naman po ng kanyang handlebar ay 680 mm. Opo, no? Tapos, siyempre, ganun pa rin yung kanyang clamping, 31.8, no? Ito po, hindi na nangangailangan ng stem kasi quick release na rin po yan para malagay dito. What else? Ang ginamit naman sa kanyang hydraulic brakes, na hydraulic brakes na po ito, ay si Camros. Yan, Camros po yung ginamit sa kanya, no? And then, yung kanya naman pong shifter na ginamit, ito po ay 1x8 ni Senza, no? Senza na reflex
ginamit sa kanyang shifter. Okay? What else? Dako tayo dito, no? Sa kanyang wheel set, no? Yung wheel set naman po niya ay naka-aero type siya, no? Aero type yung kanyang wheel set. Alloy po yung kanyang rims. Pero pagdating po sa kanyang spokes and nipples, ito naman po ay bakal pa, no? So, dumidikit pa po ang magnet dito. What else? Yung gulong naman niya, ang brand niya lang ay si Nylon, no? Ang size naman ito ay 20 by 1.75, no? Pagdating sa kanyang, siyempre, sa tire valve, ang ginamit sa kanya ay American valve or shredder valve, no? Ang tawag sa kanya. Naka-ano po to, no? Naka-quick release na hub. At ayan po yung brand na ginamit sa kanya na hub, no? Dito. And then, yung kanya naman pong rotor, 160mm na bolt type, quick release yung hub, no? Makikita nyo dito, sa part na to, no? Ito po yung kanyang kabitan ng hydraulic calipers ni Cambron, no? Tapos, meron kayong priving tapalodo na plastic. Okay? Pagdating naman dito sa kanyang drivetrain, no? Pansinin nyo, ito yung kanyang crankset, no? Yung crankset niya, yung crank arm, simula dito hanggang dito, 170mm, no? 9 over 16, yung kanyang tread ng kanyang pedal. Alloy po to, yung kanya naman pong chain wheel ay 52 teeth. Okay? Naka square tapered po to na bottom bracket, no? Ang ginamit po rito ng square tapered ay si 122 na number, no? Yun po yung size ng kanyang bottom bracket. Eh, no? Mahaba. Kasi mahaba yung pinakabunganga niya. 122 po ang ginamit dito na bottom bracket. What else? Pagdating naman, so sa kanyang parang seat stay na rin to. Kasi simula dito, gumapang na hanggang dito. Nakalagay naman yung salitang beta, no? Nag-aagaw yung gray at saka yung blue, no? Pagdating dito sa kanyang chain stay, ganun din, gray and blue. Tapos, hindi to ginamitan ng decals, mga bayaw, paint na po yung ginamit, no? Kaya ang ganda ng tirada dito. Ito, may bridge siya rito. Anong silbi? Bakit may malaking butas? Kasi sa folding bike, may nagkakabit din po nung yung dalawahan na stand. Yung dual kickstand kung tawagin. Nakakabili niyan kay Light Pro, no? Kung gusto mo ng ganyan. At saka makakabili ka rin ng dual kickstand kay Global Craze. Lalo na yung mga nilalagay nila sa Atomic, no? Kaya lang, medyo mahal yung si Light Pro. Kasi yung kay Light Pro, alloy. Yung kay kay Atomic, bakal kasi yung ginawa niya, no? Dito sa Global Craze kaya po, meron ng ganun yung mga bakal. Mura lang yun. Pero dual kickstand na, di ba? And then, ganun pa rin, nilagyan ng bridge dito. Just in case na gusto mong lagyan ng tapalodo. Gaya nito, may pribigay yung tapalodo. Nilagyan na, no? Kung yung nasa harap, yun din yung nasa likod. So, aero type to, no? Aero type na rims. Tapos, spokes and nipples ay bakal pa. Tapos, ang gulong naman ay 20 by 1.75. Ang brand nito ay si Nylon. Naka-shredder valve pa to, ha? Or American valve. Hindi pa to gumamit ng Presta valve. Okay? 8 speed po ang kanyang sprocket, no? Tapos, ang maliit na teeth ay 11 teeth. Ang pinakamalaki naman po ay 32 teeth, no? Hindi pa po ito nakaka-set type, no? Tapos, ito naman yung kanyang RD, no? Yan. Sensor rin po ang ginamit sa kanyang RD. Ito, bakal pa po ito. Ito, ano silbi nito para sa mga beginners? Siyempre, pag sumemp lang yung bike, tatama agad to. So, para hindi siya mabali, protection po yan para sa RD, no? RD protector po ang tawag dyan. So, pwede mo rin naman tanggalin. Pwede mo rin naman hindi tanggalin. Option mo na lang yon. Pero added weight to kasi bakal to. What else? Ano pa yung bakal dito? Ito po yung kanyang seat post, no? Ang kanya pong seat post ay bakal pa. Makikita nyo na old school pa yung kanyang kabitan. May mabibili kayo yung mga seat post na mga haba, 720mm. Makakabili rin kayo niyan kay Light Pro kung gusto nyo. Merong alloy na T6061,
meron din ng mga full carbon na seat post. Usually, ang mga haba ng ganito na mabibili mo sa market na pang folding bike, 720 mm, no? Meron din na ano, na mas maiksi, pero hindi ko alam sa ngayon kung meron pang mas mahaba ron, pero kadalasan 720 mm, no? Kung gusto mo mag-accessorize ng mga folding bike mo, magandang i-accessorize mo rito yung mga ano, mga components ni Light Pro, no? Ang insertion po nito, usually pag folding bike ay 33.4, meron din namang naglalabas ng 33.9. So depende po 'yan sa brand ng bisikleta, no? Gaya dito kay Beta, ito po ay 33.4, no? Ang kanyang insertion, no? Tapos yung iba naman, pag hindi tumatama yung insertion sa kanilang bike nila, naglalagay sila ng shim sa loob, yung palaman dito sa loob, para lang sumakto, para hindi bumaba yung kanilang ano, seat post, no? Ito naman yung kanilang seat clamp. Ang seat clamp naman ito ay alloy na quick release type din, no? Pero pagdating sa kanyang pedal, ganun pa rin, no? Wala pa rin kakwenta-kwenta yung pedal, no? Yung pedal nito ay plastic pa, no? Hindi man lang binadyetan ng alloy. So kung sakaling bibili kayo nito, eh i-ano nyo na, gawin nyo ng alloy. And then sa pedal, makakabili rin kayo ng mga silvering na pedal ni Light Pro. Okay? What else? Dito naman sa kanyang upuan, as always, no, hindi tinitipid ni Beta yung kanyang upuan, no? Maganda yung upuan niya, malambot. At saka naka-synthetic rubber to. May pangalan ni Beta, may mga design-design pa. Okay, weatherproof, pwede sa araw at pwede sa ulan, no? Hindi mabilis magbitak-bitak. Asado, no? So ngayon, gusto nyo nang malaman kung magkano ang presyo nitong si 2022 Beta Fry folding bike size 20. Ito po ay nagkakahalaga ng 11,000 pesos. Opo, no? Mabibili niyo po 'yan diyan kay Rides Bicycle Shop diyan po, no? Katabi po siya ni Mercury Drag. Tapos katabi siya nitong bentahan ng mga jersey rito, ng pang-basketball, pang-baseball, pang-practice ng basketball, mga kung ano-ano. Yan, mura diyan kasi mga galing abroad diyan, galing yan sa Pierre. Tapos binibenta lang nila ng mura, no? Maganda bumili niya kasi bumibili rin si Bayaw diyan. Okay? So, balik tayo rito sa bike. So, yun na nga po, no? Ito, maganda rin po itong ano, no? Pang-commute, no? Lalo na sa mga bike to work natin diyan. Kasi ito lang po ang pinapayagang bisikleta, no? Na pwede niyong ipasok. Lalong-lalo na sa MRT, sa LRT, sa PNR, sa mga bus, saka sa mga mall, pinapapasok din ang mga folding bike, no? At ang maganda, alloy yung kanyang batalya, no? Kaya, ano, pwedeng-pwede talaga itong as in na ano, pang-travel-travel nyo. Pamasok din sa trabaho, pwede rin, di ba? So, sa aking mga subscribers, no? Please like, share, and subscribe. Dino Boy TV, para lagi kayong updated sa aking mga latest bike checks, sa aking mga latest bike shop visits, at kung ano-ano pa regarding sa cycling world. Sa mga kaibigan natin diyan, mga OFW, no? All over the world, no? Lalong-lalo na po, syempre, diyan sa Guam, sa Hawaii, sa Saipan, di ba? San pa? Sa Indonesia, sa Malaysia, sa Laos, sa Brunei, Darussalam, di ba? Sa China, Korea, di ba? Philippines, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maraming salamat po sa pag-subscribe kay Dino Boy TV, no? Till then, mga bayaw, this is Dino Boy TV saying peace out. Outdoor and cycling attire for MTB, the Trailman. Suwabe ang locks at matibay ang fabrics. Trailman has various design fitted for biking and other fitness affair. Kaya sa rides mo, i-trailman mo. Designed and engineered by Manang Loming Store, MLS. Trailman.